Inactivate na nga ng Barangay Ginebra San Miguel sa kanilang lineup ang dating number 1 pick at dating big man ng Enlexod Warriors na si Mauricio, kung saan ang sinasabing dahilan ng pagpasok nito sa lineup ni Coach Timcon ay dahil maganda raw ang pinakita nitong performance sa 3-on-3 practices ng Gin Kings na nagresulta sa paghanga ni Coach Timcon sa kanya. At dahil nga dyan, mukhang wala ng trade na mangyayari sa Gin Kings dahil kompleto recados na nga ang kanilang lineup. At ang balibalita na pagbabalik ni Greg Slaughter sa Ginebra ay malabo na din raw mangyari. Pero ayon naman sa ating mga trusted source, meron naman mga PBA teams na interesado talagang kunin ang serbisyo ni Greg Slaughter. Katulad na lamang ng Meralco Bolts na balibalita gustong kunin ni Coach Norman Black ang nasabing big man ng Northport. Maliban sa Meralco Bolts, andyan pa rin ang dalawang SMC teams na San Miguel Beermen at Magnolia Hotshots na handa raw magpakwala ng players upang may balik lang ang nabanggit na big man sa kanilang kampo at hindi mapunta sa MVP group katulad ng Meralco Bolts. Dagdag pa ng mga trusted source, tinitingnan din ng kampo ni Greg Slaughter ang mga offers sa labas ng bansa katulad ng Japan, Taiwan at Korea. Para sa akin mga tol, maganda ang naging desisyon ng Gin Kings na kunin itong si Mauricio dahil malaking tulong ito sa rotation ni Coach Timcon, especially kapag nagka-foul trouble ang dalawa nilang big man na si Japet Aguilar at Christian Stan Hardinger. At para naman kay Slaughter, mas maganda na titimbangin niya kung aling teams ang may mas magandang offer para sa kanya at komportable niyang laruin dahil ito ay para sa kanyang kinabukasan at basketball career. Inamin nga ni TNT Tropang Giga head coach na si Chot Reyes na si Aaron Fuller na ang kanilang full-time import matapos ito maglaro ng isang game bilang isang fill-in last December 26, kung saan umiscore ito ng 13 puntos at 10 rebounds para sa kanilang panalo kontra Rain or Shine na Last of Painters sa score na 95-92. Dagdag pa ni Coach Chot Reyes, ang dati nilang import na si Mackenzie Moore ay umalis na sa ating bansa at si Aaron Fuller na ang full-time import ng TNT Tropang Giga hanggang matapos itong import-laden conference. Umaasa naman si Coach Chot Reyes na madadala o makakatulong ng malaki itong si Aaron Fuller sa kanilang kampanya ngayong conference. Maliban sa kanilang bagong import na si Aaron Fuller, sinabi din ni Coach Chot Reyes na magbabalik na sa lineup ang kanilang wingman na si Troy Rosario at kanilang pesky point guard na si Kip Montalvo matapos makafully recover sa kanilang injuries. Dagdag pa ni Coach Chot Reyes, sila Troy Rosario at Kip Montalvo ay todo ensayo na sa kanilang mga practice game at asahan babalik ito sa laro kontra Magnolia Hotshots sa resumption ng PBA Governor's Cup sa Pebrero 11. Para sa akin mga tol, maganda ang naging desisyon ng TNT na gawin full-time import itong si Aaron Fuller dahil hindi nga maganda ang nilalaro ng dati nilang import na si Mackenzie Moore. At mukhang ayaw din sumunod sa sistema ni Coach Chot Reyes. Kaya nagresulta ito sa mainang performance ng TNT Tropang Giga ngayong conference. Hindi nga naging mahirap sa former Rain or Shine Alasto Painters na si Adrian Wong na lumipat ng ibang bahay. Dahil sa maikling panahon lamang nakakita ito ng isang magandang opportunity sa piling ng Magnolia Hotshots matapos pumirma ito ng dalawang taong kasunduan sa kanyang bagong kupunan. Ayon pa sa lumabas na report, ang 25 anyos na si Adrian Wong ay pumirma ng bagong kontrata sa Magnolia Hotshots matapos maging free agent ito at hindi nag-renew ng kanyang kontrata sa Rain or Shine Elasto Painters. Sinamahan naman ni Titan Management Group PJ Pilares at team manager na si Alvin Patrimonio si Wong sa official contract signing. Si Adrian Wong ay isang produkto ng Ateneo de Manila University Blue Eagles kung saan kinuha ito ng Rain or Shine Elasto Painters bilang 5th overall noong 2019 rookie draft. At umaverage naman ito ng 4.6 points sa kanyang unang komperensya sa 2020 Philippine Cup. Pero kilala din itong si Wong sa kanyang outside shooting at depensa para sa kanyang dating kupunan na Rain or Shine Elasto Painters. Para sa akin mga tol, magandang addition itong si Wong sa lineup o rotation ni Coach Chito Victolero dahil isa itong two-way player na pwedeng maging kapalitan ni Paul Lee kapag kailangan nito magpahinga.
Isang ang magandang plano ng San Miguel Corporation ay ang pagtayo ng isang 50 million sports center sa Balayan, Batangas. At ito ay bilang parte ng kanilang commitment na tulungan na i-develop ang mga homegrown athlete na pwedeng mag-compete sa local at international sports competition. At syempre para i-promote ang health and wellness sa probinsya ng Batangas. Ayon pa kay SMC President at Chief Operating Officer na si Mr. Ramon S. Ang commitment ng kumpanya sa pagpapatayo ng mga sports facility ay nakalinya kasama ang local government post-pandemic recovery plans. Dagdag pa ni Ang, karamihan ng mga prominenteng atleta sa bansa ay galing sa Batangas, katulad ni LA Tenorio na taga Nasugbu, Batangas, at ang volleyball star na si Eliza Valdez na taga San Juan, Batangas. Matatandaan na kamakailan lamang na kumpleto ng San Miguel Corporation ang pagpapatayo ng SMC Sports Complex sa Pasig, kung saan dinisenyo at ginawa ito upang magamit ng kumpanya mismo. At ang kanilang professional basketball ball clubs tulad ng San Miguel Birmen, Barangay Ginebra San Miguel at Magnolia Hotshots Pambansang Manok. Ang SMC Sports Complex ay mayroon tatlong air-conditioned main basketball courts na tumatakip ng sumatotal 5,013 square meters. At sa ngayon, ginagamit ito para sa COVID-19 vaccination activities ng mga empleyado ng San Miguel Corporation. Bago tayo magtapos, shoutout muna kina Ray Basog Adyadan, Grace Ann Gimpes, Kindos Lucanias, at si Jason Mendoza. Hanggang dito na lang tayo mga tol at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B. Adios!